Hi guys, good morning guys. Good morning guys. Welcome dito sa aking YouTube channel. Welcome din sa aking Facebook page. At muli naman tayo magbabalik dito guys sa ating usapang politika. Yo. Oh, shout out Mike Abe ng SNI. Oh. Nakuha mo na ba ano? Napadala ka na ba ng Yorming ganito? Padalhan ka na ni Yorme. Pag hindi pa, sabihin ko kay Yorme, padalhan ka. Yo guys, bago tayo dumako dun sa atin, pinaka matindi guys sa Cebu. O ano nangyari, pero bago yon, buksan muna natin to. Tingnan natin yung laman. So ito guys, kahapon dumating ng umaga doon sa barangay namin sa Tondo. Pagkarating ng hapon, pinamigay na. Ito natanggap namin kagabi. So ganun kabilis ang bilis ilos ni Yorme. So si Yorme kahit nasa malayo at sa Pangasinan umiikot. So hindi napapabayaan ni Yorme yung kanyang mga residente rito sa Maynila. Ganon kaano Mike Abe malasakit si Yorme sa mga aywan pa sa inyo. Kasi sabagay umaasa kayo sa sa ginto na ibibigay sa inyo ni Didi. Tinatanong pala ni ni Banat Bay, ano daw yung address mo? Papadalhan ka daw ng Talano Gold. So guys, ito yung laman nung food pack na tuloy-tuloy ito buhat ng pandemic, hindi tumitigil yung yung pangtawid goto ni Yorme dito sa lungsod ng Maynila. Kape at dilata yan. So ilang piraso to, langin natin. Tatlo, apat, lima. Itong CD guys at pito rin na sardinas. Hindi pa ka naubos nung namin dun nung nakaraan hindi pa wala sardinas lahat. Mayroon pa palang yan. Apat na sardinas. Saka itong kape. Ano masasabi mo, may kape? Nang si May. Napansin si Tanbente. Ewan ko, nagbablog yung tawa ng tawa yung napanood sa ano, thinking mo, sabi ni Banat Bay, thinking Pinoy daw pero tinitingnan ko yung hindi ko ba't parang mali yata yung pangalan, thinking Pinoy. Saan kayo dyan? Gusto mo padalang ito nito, nangipan nyo ko kayong Talano Gold. Mga BBM vloggers, baka hindi pa kayo nakapadala, sabihin nyo kay Yorme, padala kayo nito. Pero, di bali na. So guys, ito guys, may naglabas na yung yung Cebu, yung visa. Ano ba yung visa? Punta ba sa ano yan? Ano ba yung visa, kabata? Ano bang ibig sabihin yan? Visa! Nag-launching na sila doon sa Cebu.
16 hours ako yung nag-posting video nila dito sa kanilang page sa Radio 1 Cebu 90.8 FM. Cortesy sa kanila, gamitin natin yung video nila. Baka sabihin na naman ng BBM vloggers na fake news to. Nag-launching yung launching of Visa for Isko Sara Alliance. Ayun palang ibig sabihin ng Visa, mga kabata. Visa. Visayas for Isko Sara. Sa Cebu pa lang ngayon, guys, ah. Sa Cebu pa lang nag-launching. Pero yung sa Mindanao, hindi pa natin ano yan, sa Mindanao. Baka sabihin nyo, fake news, ah, yung sa Mindanao. Pag sinabi nyo yung fake news, ilalabas natin yun yung sa Mindanao. Isko Sara, ha? Sa Mindanao. Kasi napanood ko nung napanood ko yung BBM vloggers na sabi nyo, wag na daw mag-aksaya si Yormi. Masasayang lang daw kasi sa Visayas, Cebu, solid daw ang BBM. Talaga? Paano mo nasabi? Ah, boss. Ay, ito na, oh. Oh. So, baka sabihin mo, baka sabihin mo, piknyot. Ah, ano na, baka sabihin mo, piknyot. Mas maganda yun, ano? Sabihin na naman nila, piknyot. Pakinggan natin yung, ano, kapiraso lang. Kapiraso lang yung, ano natin. Baka, Visa. Yun pala ibig sabihin ng Visa. Visayas for Isko Sara Alliance. Yan, ano? Nga, hanggan natin. Ito lang is the history na making is just Cebu. We came to Cebu before, and then 2016, Inaawit ko pa na kasalukuyan kong naligo
We welcome you all sa buwang Visa, Visayas for Expo, Sara Alliance. So, manong Expo, manong? Kumitan kayo si Expo, malaga Lord and Pamiyor, makinig Sara, malaga Lord and Pamiyor po. Ano sila na, makamang sa pinatamin ng mga katawangan na makamang Visa ng tao ganyan. Talaga, salamat na kong tanan at may gabili. Kaya rin sa atong pagbibigit ko ang una na organisasyon na nag-loan sa ISCO doon. Ang ISCO loan ang servisyo sa katawan na organisado ISCO. September 30 ang aming grupo na nag-una na loans doon sa ISCO. Kung nalipay nila po nga, bigyan ka namin nga pagkabaho para ISCO bilay sa ngayon na kong katawan nila. Thank you, Mark. Ang mga ni Chris Harris, ano ba siya? Ano ba?
nagawang nagpapisayas for his o Sarah alive. At ito sir, kanang voluntarya na, gusto ka mo sulti sa report? Kaya puno niya sa pagawa sa ulit ng atong kapo pero. Kaya nang nagpasalagot siya ko po sa ibigaw sa isulong ang servisyo sa katawang kompensado gusto na kilawas na mo ito na September 13. Nagpasalamat din na bilang din kami ang ulo na tapos di anay nagkala ilang grupo aron na putabang mo sa kampanya ni Isko Moreno Capinas in the Sala Lodger ng Angala. So, sa pag-uusap ka pa nalay ang kasulti, siguro mo niya sa question and answer pwede nang pinong tubagas. Sa pag-uusap ka, tangan salamat sa ito mapag-uusap ka ng Lord. Hindi ko hurang kay Tuhaka kung marap testimonya. Konsyal? Konsyal, si Konsyal Lisel Rosalto, naga Astorias ni, later ni sa PBL, ato na-transform na ito ni Isko mga higala si Konsyal Lisel Rosalto. Naing maayong gabiin na natong tatanong pag-logical. Pero kailangan siya kung matalo sa atong makikipa ito kung ano na kanil ko ni Mayor Isko, mamahitong president nila ito. Ako di ay gikan ko sa Astoria, Cebu. Barangay Tubigan Manok. Then before, ikuhan ko ka ng vice chairman sa BBM. Nag-meeting ko sila sa Amu Balay, mga 15 week ago, first nga. Invite nila na ko niya, di ba ko po yung pila, so yato sila tamubalay. Niya mo ito, sugod-sugod na. And then, nasang tangan na kaya itong barangay kong tiyan. Di ato niya si Sister Edward, nag-show sa mga inapuli sa ako ang bako ng presidente. Sa tinuod na ganti kong kaliwa ito, mga sa 300 voters, pagbigang manok ng 27 barangay sa Astorias. Then ni anak ko ni sir, mura mag-tops ka sayang, kinabuhi ba nga? Mura nga, pwede yun ito ang mga misyon, yun sa pag-unana, tagigigan, buka, kinabuhihan nga tao. So yung anak nga kung iwan nga, ayaw ko bibigin na dahil kay tanawa ko, nagkataka, tumukuhan sa kinabuhi. Kung ko akong i-message, sir, ego sir, salamat yung kahit ako. Basta ako ang mga kaubang ay kumpleto pa ko may isamit ka ako sa barangay ng Bukid Manok. Salamat yung kaya sir nga naabot ka. Ako sir, BBN sir ko, vice chairman. Pero karoon mo, ako ko sa GC mo, prank ka ko nila na tumot sa ipangupana sa itong anong dili na ko atit sa kwan. Sa BBN, ako din na nga. Pero nakamata dyan ko nga yung anak ka. Yung anak ka nito, talisoya, o pwede dyan ka. Na mangita kauban nga mulapan siya sa mga kapos. Diyan na lang siya kay kapos baya siya ng Tubigag Manok. So, nangayon mo yun, sir, ang Tubigag Manok Astorias, natay 27 ka barangay, di natay 30,000 registered voters. Tapangin ko sa iyo, magkabang siya ba din eh, na Mayor Isko, yung makadaog din sa mo ang buwan. Lungsyon, so mo ito, hindi na lang ako taso ng dagat. Thank you, sir. Thank you, kakayo. Makasabot kayo si Mungi Bati. Labi na rin ang katupad na minahan na presyo at siya mismo na presyo sa panahon sa martial law. Pagayon ka, pinaka-importante nga ibuhaton ka ng Gabiuna o ang formal na pagbasa sa usap ka manifesto of support and commitment sa visa para sa Isko Sara na tanda. Kung sa dapat ko sa mga pangkapang Atone Tumi Dados the Third. Ay, mga kaligil ng saya. Sa aming panahon ng sa kapartitaryan at sa mga isa na Luz. Ang pagkakasin ay kasan. So, manifesto of support and commitment of the Visayas for Isko Sara Alliance. Itawag ko isa. Whereas,
Philippines is a free and democratic country, peacefully restored by virtue of the 1987 Freedom Constitution. Whereas the May 9, 2022 national and local elections is forthcoming, and the Filipino people will exercise its sovereign will in the balance. Whereas several candidates are now vying for the different elective positions, but the top national positions, namely for President and Vice President of the Republic of the Philippines, are critical and important to charting the way of our nation in the next 6 years. Whereas our country and our people have been devastated by the pandemic and onslaught by typhoon death, thereby making it highly imperative for every Filipino to make the best choices in the coming elections. Now, therefore, we, the conveners of the Visayas for Isko Sara Alliance, VISA, representing each of the 15 parallel organizations, do hereby unanimously endorse and fully support Isko Moreno for President and Sara Duterte for Vice President. This is based on the following reasons. Number one, both are top performing mayors in the city each they represent. Second, both are Bisaya with a brave and God-fearing heart. And henceforth, commit ourselves to work together and ensure its victory in the May 9, 2022 national and local elections. With the divine guidance and under the blessings of freedom and democracy, we hereby sign this manifesto on the 18th day of February 2022 in the city of Cebu, Philippines. May I get so much to the Lord of the Lord? No. We will sign, Mabuhi ang Pilipino o Mabuhi ang mga Bisaya. How many? Mga Bisaya? How many? Pag mato, nilipanan ang kada representante sa 15 paparagay organisasyon. O pirma, at abangan ka ng tanan, o sa tibuong kalibutan, pagkibaw na ang visa, tibuong ilang kasing-kasing o pagpalimuha. Manungkawag na mudaaw si Isko pagka-presidente ni Desara pagka-presidente. Dimulai dilakukan.
Mrs. Kimarini, Duterte, Frankenstein, Harold Lumaguso, Frankenstein, Nero. Si Wendy. Masasabi niyo ron, PBM vloggers, sa aga naman yan sir, na pagdeklara nyo ng suporta kay Yorbisco. Baka sabihin na naman yaman, Mike Abe, natin nyo hindi mo binabalita dito sa SMI Manila. Andun yung SMI sa Cebu ah. Ba't sa Manila walang balita na baby girl, Sara Duterte. Isko Sara Duterte. Parang wala. Nangyari. Oh. Pasan din mo, fake news.
persipuan sa one region Cebu 91 FM ha oh asabi mo pick nyo sa yan mga kabata official na na ipinahayag doon sa Cebu Isko Sara. Wala pa sa Mindanao, masabihin mo,